Talagang wala. Nandito kami! Walang kikilos ninyo! Baba, Marel! Pwede bang magpagawa ng sasakyan? Uy! Ninong! O, kamusta na, Bernardo? Mabuti naman po. Napasyal kayo! Doon tayo sa loob. Eh, yung mga kasama nyo? Bayaan mo na lang sila dyan. Sige, Julio, bahala ka na dyan, ha? O, sige. Emily, nandito si Ninong. Nong, upo muna kayo.
Mano po, Ninong? Mano po? Ang laki-laki na pala nito. Ano bang pangalan mo, iha? Trisha po. Trisha? Ang gandang pangalan. Naku, o nga pala, Ninong. Ano ho bang gusto niyo, kape o soft drink? Wag na, salamat. Ninong, ba't napasyal kayo? May diferensya ba yung kotse niyo? Hindi naman. Nangumumusta lang. Naku, siya nga ho pala, Ninong. May lulutuin pa ho ako. Mauna na ho ako sa inyo. Halika na, anak. Ninong, may sasabihin pa ba kayo sa akin? Bernardo, kailangan sana muli ang servisyo mo. Siguro naman, narinig mo na ang Jurassic Gang. Isang organized crime syndicate ang matinding nagpapahirap sa amin ngayon. Malaki. May influensya. Mahirap itumba. Ninong, nung pinanganak si Trisha, nagkasundo na tayo na hindi na ako babalik sa dati kong trabaho. Mami, ako na lang po gagawa nito. Sige anak, mag-ingat ka ha. Alam ko. Kaya nga ako nakikiusap sa iyo eh. At saka nakausap ko na si Tanya. Hindi raw niya kayang mag-isa. Malakas ang kalaban. At mas lalo raw matibay kasi kung kayong dalawa muli. Ayoko na talaga nung... Malalaking negosyante ang naapektuhan ng sindikato. Limang milyon, Bernardo. Ang inihanda, hati kayo ni Tanya. Sa ganung kalaking presyo, marami kayong makukuha. Doon sa dating tauhan nyo. Kasi pag maraming nakalam, mas delikado mga negosyante. So, gaya ng dati, top secret ang operation. Baka naman, gusto mong padagdagan ko pa. Hindi ako nagpapapresyo, Ninong. May pamilya na ako. At kontento kami sa kinikita ko. Kahit, hindi ganun kalaki. Isa pa, iniiwas ko sila sa dati kong marahas na buhay. Bueno, hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Pero, isipin mo rin mabuti. Sige po, Ninong. Pasensya na po kayo, ha. Thank you.